Mga kapuso, kabi-kabila nga po yung sunog itong mga nakaraang araw. At ngayon pa naman ay Fire Prevention Month. May naitalang mga sunog sa Makati, Manila, Quezon City at sa Baguio City Public Market. Nako, kaya naman kailangan talaga nating mag-ingat. Doble ingat tayo mga kapuso. Kontra-sunog items at tips ang pag-uusapan natin kasama ang Bureau of Fire Protection. That's right, kasama natin live si SFO1 Richard Andrew Roces, Senior Fire Officer Team Leader ng Special Rescue Force ng QC Fire District. Good morning, sir! Join us po. Good morning, sir. Dito ko po sa ating tabi. Good morning. Okay, Sir Richard, kapag kontrasunog kasi siya po natin naiisip, yung mga fire extinguisher. So, yes, ano ba ang mga klaseng meron tayo dito at saan sila ginagamit? So, unahin natin yung kulay blue. Is it blue? Where's the fire? May blue, yeah. may red, and green. Ano pong difference lang, sir? Ano mga difference sila? Let's start with the red. Ano ba ang red? Yung red po is yung dry chemical natin. So, pag binuga natin yon, makapal na alikabok yung binubuga niya. Yun yung firefighting agent po natin. Okay. So, ang disadvantage po niya, marami siyang residue na naiiwan pagka tapos natin gamitin. So, pwede siyang makasira ng mga appliances natin and gadgets. Ah, okay. Yan yung blue. Yung red. Red. How about? May lumalabas na usok pag, di ba, yes, parang may smoke yun, eh. Yun. Buhangin siya. Apo. Dry chemical. Dry chemical. I see. So, how about green naman? Yung green naman po is yung ilan substitute natin or parang acetone-like yung binubuga natin na substance na after 3 to 5 seconds, nag-evaporate na siya sa air. And then, yun po, wala na siyang residue. So, hindi siya makakasira ng ibang items na nandun sa paligid. I see. Okay. And then, how about the other? Yung blue naman po, same siya nung action nung sa color red. Pero ito naman is liquid. So, water-based naman po siya. Pag binuga natin siya, didikit siya dun sa item na nasusunog. Then, mape-prevent natin yung oxygen na pumasok pa dun sa nasusunog na material. Okay. Para mamatay siya. Hindi naman po natin siya pwedeng gamitin sa mga electrical fires. Kasi tubig nga siya, so pwedeng makalala or pwede tayong makuryente. Oh, so blue is no for electrical fires, yes, so I remember that. Pero these are all safe. Of course, maganda i-store sa house. Pero ang alam ko, pag fire extinguishers, parang kailangan mo rin siyang i-update every so often. Yes, eh. Yung red po natin, nasa batas na every year dapat na-re-recondition natin. So okay, ma-check natin kung okay pa yung pressure niya. Okay. Sige nga. So yung mga kapuso natin na may fire extinguisher sa bahay, dapat time to time check nyo rin talaga to remind you of the expiration date. Kasi mamaya, yes, in case of fire, meron nga kayo pero expired na pala. Hindi rin, wala rin siyang purpose, di ba? And speaking of fire, meron tayong sulog dito. Gusto ko makita, i-demo mo nga sa atin kung paano ginagamit tong blue, sir. Sir, okay, sige. Go ahead. Ito po, parang may pin pa siya eh. Oo, okay. Nga. How do we use that? Paano so, nga ba? So, tatandaan po natin yung TPASS or TPAS. So, una natin is twist the pin para masira twist natin pin. Itong okay, twist the seal. Pin. Mm-hmm. So, once na nasira na yung seal, okay, okay na yan. And then, pull the pin, yung pin okay natin. Yep. So, pull the pin pag okay na. And then, aim natin. Okay. Itutok natin yung nozzle dun sa base ng apoy. So, kung sa ganyan, base, okay, hindi ganyan sa taas, po yung apoy natin, uh-huh, tapos ganyan kataas yung apoy, yung item, yung material mismo na nasusunog yung bubugahan po okay natin. Okay, sige. So, pak pwede na ba so, aim, i-demo? And then, sure, squeeze the lever. Uh-huh. Oh! There you go. Okay, then sweep side to side. Para mas mabilis na matay yung apoy. Okay? So okay, yung buong surface po na bugahan natin mas maigi. Wow, alam mo yun pa talaga pag dinedemo harap-harapan, no? Yes. You get a clearer picture of what you're supposed to do. Uh-huh. And then we saw how different it is from the other one. Yung blue, iba nga itsura nung laman niya. Oh. Yes. Tulad na sinabi ni Sir, ha, wag daw itong gamitin sa inyong electrical. Okay. Since we introduced yung difference ng mga sige, fire extinguishers natin, sir, meron din po bang ano, portable version ng fire extinguisher na nabibili? Okay rin po ba itong gamitin sa bahay? Kasi usually ito lang talaga nakikita natin eh. Yes po. Actually, meron tayo ngayon nakikita ng mga portable fire extinguishers natin. Here yung maliliit. Yeah. Okay. Pero hindi pa siya nire-recommend talaga ng Bureau of Fire. Alright. Okay. Kasi we can only use this for very small fires lang. Uh-oh. So pag medyo malalaki na, pag ganun, baka mahirapan na tayo. Yes, that's right. So ang nare-recommend pala po talaga natin is yung paggamit ng 10 pounds na fire extinguisher for our household. Pero siguro, I would like to have one in my car just in case. Just it may help. In it may help. Emergency, never know. Diba? So yung mga normal na kabahayan po, hindi talaga common na may fire extinguisher, di ba? So may mga gamit pa tayo sa bahay na pwedeng gamitin yung pakapula na apoy. Yes, pero ang sinasuggest po natin is yung water lang po at saka yung
fire extinguisher din po talaga natin. Of course. Okay. Yes. Pero syempre sa mga mas maliliit na bahay, they cannot afford fire extinguishers. Yes. Ano po meron tayong pwedeng gamitin din, so, di ba? So ano lang po natin, papakita lang din po natin. So ito kasi nabanggit na merong mga meat na pwedeng gamitin, yung salt, yung baking powder, yung mga ganyan. Pero hindi po natin nare-recommend talaga na gamitin, okay? Pwede natin siyang gamitin pero in large quantities or large volume. May sako ka dapat siguro ng asin or sako. How about lupa? Pwede rin naman po. Ang ano natin doon is ma-prevent yung oxygen na pumasok pa doon sa material mismo na nasusunog. Pero yun nga, ang sabi ko, large quantities. Very large quantities talaga. So pwede ba yung mga lupa sa paso doon sa garden, kunya sa bakuran nyo, pwede mong gamitin yun, sir, in case of... Pwede naman kung small lang, pero small kung malaki na yung apoy, baka kailangan mo na talaga ng large quantity. Okay. Yeah, mag-invest na tayo sa fire extinguisher. Yes. Diba? Kahit it's for our safety. But anyway, apart from that, sabi nila yung kaldero daw nakakatulong mag-alit pala ng sunog. Hindi po. Ang ano po natin dyan, yung kaldero yung nasusunog, pwede natin gamitin mismo yung takip niya ang apula ng apoy. So ganun din po 'yon. Kunyari nagpiprito tayo tapos sumobrang init na yung kawali natin o yung kaldero natin. Then umapoy siya. So wag na wag po nating bubuhusan ng tubig kasi mas lalala yung apoy. Kasi nang unang mali ng mga tao eh, kala nila para mapatay yung apoy, bubuhusan ng tubig. Yun pala mas lalala yung apoy. Mas lalala. No, never do that. Now, meron din tayo rito ng fire blanket. So paano ginagamit ang fire blanket, sir? So ito po yung fire blanket natin. Parang regular blanket lang din po siya. And then, pwede natin siyang since makapal siya, pwede natin siyang ipatong. For example, hindi available yung takip ng kaldero natin. Oo. Iba yung material niya, makapal talaga. So, pag tinakip natin siya dun sa material na nasusunog, this will prevent yung oxygen natin para pumasok. Then, just the blanket alone? Yes. Okay. So no need for water. Di ba sisok usually yung mga blanket? Yes. Baka dapat may ganito tayo sa kitchen. Pero actually, maganda yung bawat kwarto, magandang may ganito. Yes. Diba? Just in case something happens to your house. Yes. Pwede po natin gamitin yan na pang emergency fire escape. Just in case ibabalot lang natin yung sarili natin. Para just in case may apoy na, makakalabas pa rin tayo. Makakalabas ko pa ng bahay. Pero yes, opo. Pero pag wala namang ganitong fire blanket, pwede ba yung regular blanket na binasa? Pwede naman po, pwede naman. Pero ang advice po natin pag nasusunog yung structure natin at na-trap tayo sa loob at kailangan natin maka-escape na kaagad, kailangan natin gumapang sa floor kasi nandun yung cleanest air available. Oo, kasi umakit yung usok, diba? Yes. So talaga kailangan nakakawal ka. Yung cleanest air available natin nasa sahig lang po. Kasi usually din, Miss Lynn, and I heard na nawawala ng malay yung mga tao, hindi sa apoy, kundi sa inhalation ng fumes. So iwasan po natin na tumayo or maglakad or tumakbo ng patayo kasi maiinhale natin yung usok na yun. So get down on the floor, gapang ka. Okay. Maraming salamat, Senior Fire Officer 1 Richard Andrew Roces. Thank you po sa mga pinahagi sa amin today. Thank you. Mga kapuso, ha. Take note of the tips.